Today, before we start, we have a few minutes to wait before our audience will join us. I wonder if anybody can hear me. No, kung okay ba yung audio ko, paki-confirm. No, we have update. This is again unplanned live stream. No, biglaan yung ating live stream tonight because we have so many update. Edgardo Tayag, hello po. Edgardo, could you confirm if you can hear me? Hi, Ed Rustin. Good evening sa inyo dyan. Would you confirm if my audio is good so that we can proceed? Hello, Arthur Auri. Thank you so much. Bagets tayo ngayon because it's not a planned live stream, no? Ano lang yung ating kaspa. Okay ang audio mo, sandali lang. Okay. Thank you so much, Ed, for confirming, no? Okay. So before we start, I'd like to pray. If you could join me in prayer because our battle is getting exciting every day, no? The battle of the end game. So let's pray. We need God's guidance and strength and courage to provide us in a daily basis because our enemy is big, no? Our enemy talagang hindi basta-basta. So we need God's protection and God's guidance that will be upon all of us. So let's go in prayer. Precious Lord, Heavenly Father, thank you so much, God, for your goodness. Thank you, Lord, for the time that you gave to us that we can again discuss the things that you want us to know. Lord, I pray that you will bless this stream and bless our audience that they would understand and they would take the information, Lord, and carry this through and share this to people, Lord, para marami ang maliwanagan sa inyong mga kalooban at sa mga nangyayari sa loob ng kingdom ni Mang Canor. Thank you, God, and I give thanks in your name. In Jesus' name, amen. So, thank you so much, guys. Parang yung aking TV dito, medyo maingay. So, let just close this door. All right. So today or tonight, gusto kong i-share uli ang aking screen, no? This is what we are going to be discussing. Okay. All right, can you guys see my screen? Okay, so the time, no? Ang timing ngayon is timing ng kanilang MOB at saka ng kanilang MOS. No, at ano yung MOS or Knights of the Harvest? Paulit-ulit na lang tong ginagawa ni Mang Canor, itong kanyang modus, itong mga modus operandi, no? Paulit-ulit na lang. But our agenda for today is about this. You know, I would like to thank everyone, especially, no, sa mga pastors, and even the Muslim communities, they are together with us with this fight, with this battle, to hold Mang Canor accountable with all the crimes and injustice that he is doing to people. So so thankful tayo, no, sa lahat. At pag-usapan din natin yung social media ni Mang Canor na deleted na naman yung kanyang Facebook. So that means he cannot reinstate that account because it's being deleted.
So at saka yung ano, yung kanilang tawag nito, yung jeans ba ni Mang Kanor na lahing murit. Ano ba yung murit sa Kapampangan? Kapampangan yung murit, no? So yung murit ay siraulo. May lahi kasi yan si Mang Kanor, pag-usapan natin yan, no? At saka yung kanyang ano, mga modus operandi niya. Lalong-lalo na the bear months is around the corner. So may mga modus operandi na naman yan si Mang Kanor to encourage or motivate his members and workers to gather resources galing po sa inyo dyan, galing sa public. So we have to watch out. We have to be very vigilant with these practices, no? And we also want to discuss the Mang Kanor legacy. Tingnan natin kung ano yung kanyang legacy whenever we type his name sa web, any web browser, no? At saka sa mga insider agents natin, pag-usapan din natin yan. So these are the topic for today. And I hope this topic actually is interesting for you guys. So I will try to make this as interesting as possible. Oh my goodness. So now let's discuss this. But first, let me just go back here. First, no, I want to thankful everyone. I just want to spend time thanking sa mga pastors, no, sa mga Christians organization dyan, UPC, Born Again Christians, Methodist, even Muslim community who are joining with us in this battle. So I'm really thankful to all of you. The last live stream, no, na ginawa natin, nag-viral. In just a day, meron tayong 19,000 views. And as of now, I think we are in the 25,000 views on that live stream, no? At doon po natin binasa yung affidavit ng kaso na patuloy pa na nililitis dyan sa Pilipinas, dyan sa Davao. At pag-usapan natin kung ano ang implication niya, no, sa lalong-lalo na sa complainant at this time. At kung ano yung ginagawa ng kampo ni Mang Kanor para mapasilent tayo at yung mga victims, no? So we have to discuss about that. But I want to thank you guys for viewing and sharing my videos sa inyong mga friends, sa inyong mga pastors, at sa mga pastors na nag-subscribe sa channel natin. Thank you so much. Thank you din sa pagbigay ninyo ng tawag nito ng pag-share ng kaalaman sa inyong mga members regarding this Mang Kanor, aka Apollo Siki Buloy, no? Thank you so much. Dahil the more we know what is going on inside of Kibuloy's kingdom, people are aware, then matugunan po natin bago po mabudol ang mga tao, no? Ma-prevent po natin ang mga pangyayari. Because it is really devastating once you join in, no? Once na makapasok tayo, parang ano siya eh. Parang tawag nito, ano ba yung kanta na yun na may kanta yan eh na parang hell ba na once you get in, you can never get out. It is hard to get out. Ganyan po ang sitwasyon dyan sa loob ng kingdom ni Pacquiao, ni Mang Kanor, no? So again, thank you so much sa mga pastors from Mindanao to Visayas to Luzon. So thank you so much, and thank you also sa ating mga agents, no, who are walking by faith talaga, because we don't have the resources, you know. We don't have the right budgets for these agents, you know, to spread the news, to spread the information to the churches, to the people, to the leaders
of this Christian church, even the Iglesia ni Cristo, no? So we don't have the resources talaga. We are thin in resources, but what we have right now is our courage, is our unity to put these abuses to end. No, that's what we have. So and we are proud and we are thankful for all of you for supporting us. So ngayon, let's go to our next slide and see. Okay, ano na naman to? Don't know what happened here. Meron na naman tayong technical issue. Okay, sandali. Just bear with me, guys. Kasi hindi ko nakikita. Okay. Now here. So, ano na naman ba itong nangyayari sa akin? Yung aking keyboard ba? Minsan, gumagana. Minsan, hindi. Okay. Bakit iba pa rin yung lumalabas sa aking screen dito? Sandali ha. Paumanhin po. Kasi iba yung nakikita ko sa aking screen. Ay, bakit ganito? Inis tong aking ano, aking system ba? Ay, Diyos ko. Ano na naman ba to? Oh, okay. Kailangan lang pala talagang i-ganun. Oh. Tusukon ba o kusog? Pinakalit. Okay. So, anong nangyari, guys, sa Facebook page ni Mang Canor? What happened to Mang Canor's Facebook page? It is now deleted. Pero anong claim ni Mang Canor? Sabi niya, ano daw, he is the owner of the air. Ano daw, yun daw yung pinangako sa kanya. Diba, mga members at mga workers? Anong sabi ni Mang Canor sa atin before? God gave him the power of the air. No, siya daw ang magmamay-ari sa air. Kaya namamayagpag siya. Eh ngayon, ano kayang... Now, let's talk about air. Ano bang, anong klaseng air yung ibig sabihin ni Mang Canor? Anong ibig sabihin ng air na yun? Yun ba yung air na, baka air sa ulo, no? Baka air sa utak. Air sa utak yata. Kasi ano na naman ang nangyari? O pagkatapos ng YouTube, natanggal sila sa YouTube, bumalik sila uli, isang araw lang tinanggal. Tapos ngayon, yung Facebook, kaya umiiyak na si Mang Canor nito. O, kasi yung kanyang air, ulo pala at sa utak pala yung air na yun. Diba? So, ano na ngayon? Pero sabi nila, kahit daw anong gagawin, hindi daw mapa-stop talaga yan si Mang Canor, sabi ng kanyang mga alipuris. Oh. Oh. Pero ano pa talaga yung ano, yung air? Anong ibig sabihin niya nun? Oh. Diba, alam nyo guys, si Mang Canor, may lahi silang may sayad. Yung ano ba, yung murit. Yung may kapatid yan siya eh, ang pangalan si ano, si Sting ba?
Oh, na tinatago yan niya. Pero kinuha niya yung mga anak ni Sting. May mga sira ulo. Oh. Hindi ko na lang pangalanan yung mga anak ni ano ni Ate Sting na kinuha din ni ano ni Mang Kanur. Yung parang yung lahi nila may ano may sira sa ulo. Kasi alam nyo, yung nanay at tatay nila magpinsan buo. Kaya yung jeans nila may sira. Oh, ganun 'yon, 'di ba? Yung ano pagka yung you married, you nagkaroon kayo ng bunga tapos magkadugo kayo. Eh talagang may problema yung magiging anak ninyo. Kaya tingnan niya atin ngayon si ano, si yung kapatid niya una, si Sting, tapos tingnan niyo si ano, si Pacquiao or sa kaya si Mang Kanur pala. 'Di ba? Oh, science 'yan eh. Nasa science 'yan. Pagod tayo ngayon, guys. Kasi hindi ko talaga ano to, hindi ko plan na mag-live ako today, but kasi dahil nga doon sa ano sa last na live stream natin na nag-viral, no. Nagkaroon po ng threats yung ating ano, yung complainant. Kaya gusto kong ipaalam sa public na anything that will happen to the complainant natin, no, at sa mga victims ni Mang Kanur at sa mga lawyers na humahandle ng kaso, wala pong ibang responsible niyan kundi si Mang Kanur. Si Mang Kanur o kaya yung kanyang best friend, kasi nagtutulungan yung dalawa. Kaya you guys, let's hold these people accountable, no, sa mga ginagawa nila. They are abusing their power talaga. So, may dumating sa akin na ano, na balita na minamanmanan nila yung ano, yung airport, kasi merong hearing pala sila this week. No, si Mang Kanur dapat ang haharap sa hearing, pero takot kasi yan si Mang Kanur eh. Oh, akala nyo, ano yan, matapang yan? Takot yan, hindi yan pumupunta sa hearing. Kasi, pag i-cross examination yan, mabubuking yung kanyang mga lies. Oh, mabubuking siya, kaya hindi siya uma-attend, yung mga workers niya ang pinapapunta niya. Eh, ano na niya, schedule niya na ano, umattend. O magbe-video-video lang yan. Yang matandang hayupak na yan. No? Magbe-video lang yan. Nasa Davao lang. Sa Davao lang din yung ano nila. Yung hearing nila. Pero hindi siya a-attend. Kasi importante daw siya. Importanteng kriminal. Importanteng rapist. Diba? So kayong mga workers at members na hanggang ngayon, ano pa rin kayo, tawag nito, sunod ng sunod pa rin kayo sa kanyang puwet. Ganyan pa rin kayo, oh. Sa kanyang puwet, oh. Kung ano yung mga sinasabi niya, talagang you take it as gospel. Oh. So tingnan natin ang the last straw nito, no, sa final chapter, kung saan kayo pupulutin. Kaya kung ako sa inyo, mag-isip na kayo. Kasi yung leader ninyo, hindi yan nag-iisip for you. He only think about himself. Hindi yan nag-iisip sa inyo kung anong mangyayari sa inyo when he's gone. Akala nyo, mag-ano yan, mag-glorify yan? Bullshit. Hindi mag-glorify yung ano, yung rapist. Na-exempted siya sa ano, sa kamatayan. Is Jesus nga, namatay for us. Is siya? Kung Diyos siya, dapat mamatay din siya for you, sa inyo, mga workers at members. Pero anong nangyayari? Kayo ang nagpapakamatay para sa kanya. Parang kayo ang Jesus, hindi siya. No. Isipin nyo nga, ilan na ang mga workers na nagpapakamatay para dyan sa inyong leader? Inyong leader na rapist. No. Ilan na? Hindi na mabilang, no? Si Jesus ba? Ganon? O si Salinas na nga na ano niya, na spiritual wife niya, iniwan nga sa ere.
dahil inako ni Salinas yung kasalanan ni ano ni Mangkanor doon sa Hawaii, si Salinas yung nagpakulong. Eh dapat si Salinas na yung Jesus, 'di ba? Hindi na si Mangkanor. Si Salinas siguro mag-glorified pa yan. Kasi siya yung nag-save kay Mangkanor eh. Eh kayo, si Mangkanor kaya sinave ba kayo? Paano kayo sinave ni Mangkanor? Sige nga. Isip-isip. Isip-isip nga kayo mga worker dyan at mga members. Paano kayo sinave ni Mangkanor ng pastor ninyong rapist? Paano? Well, in what way? Ha? Huh? Sinave kayo? In what way? Because they make you believe that he saved you. But you actually saved his ass. No? Think about it. Oh, kung wala kayo dyan, do you think he can still function? Do you think he can pay for his lawyers? Oh, do you think he can have what he has? Kung hindi kayo nagpagamit? Oh, tingnan nyo nga. Sa tingin nyo ba, marirape niya yung mga minors, yung mga babaeng mga minors, kung hindi kayo nagpagamit para ibigay sa kanya ang kanyang mga luho? Oh, because you are there as accessories niya, kaya niya nagagawa ang mga criminalities na ito. Kaya kayo ding mga workers at members, mga accessories kayo sa criminality ng inyong pastor na rapist. Kaya mag-isip kayo. Oh, pag may nagsasalita, tinitira. Ano ba yan? Oh, yan ba ang God? Sige nga, isipin nyo nga, yan ba ang gawain sa Panginoon, sa totoong naglilingkod sa Panginoon? When you are challenged, you have to kill the challenger? Is that what it is? Sige nga. Oh, isipin nyo nga, kung may mga utak kayo, sabi pa nitong mga alipuris ni ano o ni Mangkanor, yun daw mga picture na pinakita kung kasama niya pastoral. Inano ko lang daw, inedit ko lang daw yun. Nilagay ko lang daw yung ano yung ulo ni ano ni Mangkanor. Ang talino talaga ng mga to. Grabe, high pitch. No. Oh, kala mo mga high tech tong mga ano na to. Itong mga unggong na to. Oh. Pero anong nangyari, guys? Oh, nawala sila sa Facebook. Hmm. So sino ngayon ang own ng air? Sino ngayon ang nilagay sa air? No, that can broadcast internationally. Oh, what happened to you? Mangkanor aka Pacquiao. Apollo Sikibuloy, the owner of the air and the head. Diba? My goodness. Talagang magkapatid kayo ni ano, ni Sting. Ni Ate Sting. Kaya magpatingin ka na lang, Pacquiao, sa ano, sa ecology ba? Para baka maagapan pa yung problema mo kasi si Sting, hindi nyo na pinagamot yan. Kaya accepted nyo na na ganun yung ano, yung sitwasyon niya. Pero ikaw, sabi mo, marami kang pera, di ba? Ang yaman-yaman mo, sabi mo, yung ano nga, yung kayamanan mo nga daw, sabi mo, ang ano ko, ang motive ko dito. Kaya ako nagsasalita, wow, galing. Bakit ba pag nagsasalita ka pala, if you are challenged, if you challenge somebody, yung kayamanan nila magsiliparan, magganyanan, pupunta sa akin? Ha? Ganun? Diyos ko, Pacquiao. Yung mga palusot ba? Palusot na hindi naman ano, wala namang gamit ang utak. Diba? Diyos ko. Nang-aano lang ako guys, naasar natin tong matandang to. Ito talagang aking ano, keyboard ba? Oh. Tsaka, ano yung modus operandi pa niya ngayon? Pakita ko sa inyo. Itong aking system, ang hina. Parang hina yata yung aking internet dito.
mahina siya na kakainis yung aking ano, nakakawala ako sa ano, sa aki ang sa aking train of thought ba. Hindi siya, hindi niyo nakikita yung aking screen na gusto kong ipakita. Bakit kaya ganito to? Minsan may saya din tong aking system eh, parang ano, parang ulo ni Pacquiao. Ayan. Kailangan kong i-ano, ilipat-lipat. Sige, maghati na lang kami ni ano, ni Mang Canor ng screen. Kasi tingnan nyo guys ang ano, ang mukha ni Mang Canor. Oh, ito yung modus operandi niya ngayon kasi malapit na ang bear months. Ano sabi niya dito? Lahat ng kailangan mo sa buhay, idadagdag sa iyo basta't unahin mo ang bansang kaharian. Hala! Yan ba ang sinabi ng ano, ng Mateo 6:33? Yan ba? Kunin ko nga yung aking Bible. Kung yan ba ang sinabi sa bansang kaharian. Akala niya yung kanyang kaharian. Tingnan natin ha, basahin natin sa Bible. Itong mga pinagsasabi ni Mang Canor. Bookingin nga natin to. Mateo 6:33. Okay, yung ating mata. Mateo 6:33. Sabi dito, oh, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you as well. So, ang layo. Ang layo ng sinabi ni Pacquiao. Sabi ng Mateo 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pero anong sabi ni Pacquiao? Lahat ng kailangan mo sa buhay, idadagdag sa iyo basta't unahin mo ang bansang kaharian. Ah! Hello, Pacquiao, ang layo. Kaya, kayong mga members at workers, pag maglagay si Pacquiao ng reference dyan, i-verify nyo, i-cross-verify nyo, i-cross-examination ninyo kung yan ba ay nagmamatch sa kanyang reference. Ang layo. Oh, ang layo. Ito, Bible ko. Ang sabi dito sa Matthew 6:33, seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pero anong sabi niya? Lahat ng kailangan mo sa buhay, idadagdag sa iyo, basta't unahin mo ang bansang kaharian. Hello, Pacquiao. Talagang may sayad, guys. Now, agree kayo? May sayan? Iniiba yung ano, yung sinasabi ng Bible. Oh, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Eh, meron bang righteousness diyan? Sabi ni Pacquiao, basta unahin lang daw ang bansang kaharian, idadagdag daw. Hala, pag unahin nyo yung bansang kaharian ni Pacquiao, lahat kayo mapurdoy. Mm. Kaya, tingnan nyo nangyayari sa mga ano, sa mga active members. Meron bang hindi pordoy dyan? Sige nga, kayong mga active members, sabihin nyo nga sa akin na pinagpala yung buhay nyo at yung inyong financial stability ay strong. Sige nga, kahit isa lang. Mm, hindi ko kailangan ng dalawa, tatlo, apat, lima. Kasi sabi 6 million daw yung members. 6 million yan, galing din yan sa sayad niya. Yung 6 million yan, ano, figure. 6 million, wala man lang ano, kahit 10% dyan, wala. Walang katotohanan. Kasi kahit 30,000 members, wala. Kaya yung mga politisya, no, na ang daling, ano, ang daling maloko kasi sila lang naglulukuhan. Ah, paniwalang-paniwala naman na merong 6 million. Tingnan nyo nga kung may 6 million ba yan? Hello, kahit hindi nyo na i-calculate, kahit yung mata nyo na lang ang gamitin nyo, kung yung mata nyo ay may
na ano yan, may connection yan sa utak ninyo, makikita nyo na hindi 6 million, hindi man lang umabot ng 30,000. Kasi pag tinignan nyo yung mga pictures, isa lang yung mga mukha nila kung saan siya nag-gather. Kasi nililipat-lipat yung mga members at workers kung saan siya para marami tignan. Hello, isip-isip. Ano ba yan? Oh, di ba? Ayan, modus operandi ni Pacquiao. Bakit niya sinasabi yan? Kasi malapit na ang bear months. Oh, unahin ang bansang kaharian. Kasi pag hindi niyo unahin ang bansang kaharian ni Pacquiao, wala siyang pambayad sa lawyers niya. Oh, saan siya pupunta? Eh talagang makukulong na siya na walang hiring-hiring nito. Ayay ka, patay na ni Dong. Diba? You guys, isipin nyo nga. Ay, Diyos ko, bakit? Pero tingnan yung mukha niya, oh. Oh, oh ano daw, oh. Ang mata pa lang ni Pacquiao, makikita mo talagang demonyo ba? No? Ay, Diyos ko, Pacquiao. Iwan ko na lang sa'yo. Ano pa? Alright. So, bakit niya ginagawa yun? That is the technique of mind conditioning. Preparation para sa bear months. Preparation para sa kanyang MOS. Month of sacrifice na binago niya ng naging month of blessings. Ngayon, binago na naman niya nights of harvest. Eh, bakit kaya niya binago ng nights of harvest? Ano ba yung nights of harvest? Kung isipin mo, buti pa yung month of blessing kasi parang maano ka pa na, wow, ito nga, month of blessing nga. Pero nights of harvest, parang mga, yung mga ano ba, obvious masyado na yung kanyang mga sundalo pinapadala doon sa field para mang-harvest ng money sa mga tao. Di ba? Oh, naging obvious tuloy sa lipat-lipat nila na wala ng guidance tong matandang rapist na to. Guidance ng kanilang demonyong Panginoon. Oh guys, ito ha, tandaan natin itong mga associations na ito kasi ito ang mga associations na ginagamit ni Pacquiao o ni Mang Canor para kumuha ng pera sa inyo diyan sa Pilipinas, sa public. Kaya, kayong mga pastor na nakikinig sa akin at nag-subscribe sa atin, no, i-ano nyo yung mga members ninyo, i-educate nyo yung mga members ninyo na itong mga associations na ito, itong mga nilagay ko dito, number one, Children's Joy Foundation, CJF, kay Pacquiao yan, kay Mang Canor yan. Ang sabi po ng kanyang association, siya daw ay magpapakain at mag-cloth at magpabahay ng 1 million children. Hindi po totoo yan. Naku, yung mga children na pinapakita po nila sa pictures at sa videos, mga anak po yun ng mga workers. Hindi po yun mga beneficiaries na sabi ng claim nila. At saka hindi po yun, hindi po nila binabahayan yun kasi ginagamit din po nila yun para lumikom ng pera, para kumanta, mga ruling sa mga tao, sa public. O, hindi po nagbuhay ng ano bata, yung mga bata na nakikita ninyo sa ano, sa videos at sa pictures. Lahat po yan ay pakunwari lang. Kaya yung mga members po ninyo, mga pastors, this is one of your responsibility, no, na i-educate yung inyong mga members na huwag silang mabudol at huwag nilang hayaan. Kasi if we allow them or if we allow ourselves na mabudol, eh talagang mabubudol tayo. At anong mangyayari? We are supporting the devil to manipulate or populate, you know, at magkaroon ng ano, ng more victims pa. Kaya it is our moral responsibility na i-educate yung ating mga members, no, sa mga Christian churches, kahit sa mga Muslims o kahit sa Catholic, kahit sa anong mga churches,
Let's hold this syndicate group and practices accountable. So itong Children's Joy Foundation po, si JF, wag na po kayong magpaloko. Kasi matagal na po nilang ginagamit to para manloko ng tao. Hindi po totoo ang mga beneficiaries nila. Kumukuha po sila ng license to operate dyan sa DSWD, no? Kasi binabayaran nila yung mga officialis dyan sa DSWD. Kaya kahit hindi tama yung mga figures, perma ng perma, hindi nila iniisip na yung mga taong bayan ang naghihirap, ang binibiktima. Kaya ang daming mga ano no, mga Pilipino talaga, hinahayaan natin na maloko yung ating buong bansa para magkaroon lang tayo ng pera sa ating mga bulsa. Isipin nyo nga, saan na yung ano nyo? Yung moral responsibility nyo ba? Tsaka ethical responsibility? Zero. Oh, I challenge you. Kayong mga nasa ano dyan, DSWD na nagbibigay ng ano, ng license dito sa mga associations na itong mga piki naman. Oh, ano pang standard ninyo? Meron ba kayong mga SOP? No? Operating procedure kung ano ang dapat susundin and do you follow through? Meron pang audits nangyayari? How do you audit this? Do you look at the figures? Do you look at where this is going and how much they are collecting and how much going to the beneficiaries? Wala kasi kayo, mga tamad. Maliban na tamad, hindi ginagamit ang utak. Basta may pera nakalagay, padulas-dulas. Okay lang. Diyos ko, wag niyo na manghayaan na ano, kaya tayo no ng mga ano, mga leaders of the church. This is our responsibility kasi we cannot rely on our government officials. You know, sa mga nakaupo diyan, we cannot rely to them. Kaya we have to take this responsibility to deliver the information to our members na wag silang maloko. Itong Children's Joy Foundation, ito yung pinakasikat nila no. Na associations. Tapos sumunod dito yung Pag-asa ng Buhay. O pag mamay-ari din to ni Mang Canor. At saka yung Pagdamay sa Dukha Association. Pagdamay sa Dukha, meron bang dukhang dinamayan ng itong mga ano na to, itong mga budul-budul na to? Wala. Sinong dinamayan? Papunta lang lahat sa ano sa bulsa ni Mang Canor. O, ano pa? Alay ng Pagmamahal. Ito yung formerly na ano handog ng pagmamahal, binago po nila kasi po yung worker pinorge yung ano yung pirma ni former President Arroyo para makapambudol doon sa Senate. Inahuli ito yung association na gamit kaya binago nila yung pangalan ng worker na nahuli kasi na wanted yun sa ano sa FBI. Oh, si Dikdikan. O ngayon iba na yung ano yung pangalan niya, pero sino yung ano, sino yung nag-benefits? Oh, si Mang Canor. Oh, ngayon kasi nahuli yung worker niya at na-wanted at nagkaroon ng problema sa kanilang mga associations. Sino yung ano, biniblame ni Mang Canor? Yung demonyo, sabi ni Mang Canor. Itong demonyo talaga to, binakbak ba naman yung ano, yung tawag nito yung construction doon sa Tamayong nung time na yon. Kasi ano daw, nagpipipipingian kami, you know, we are pretending to be deaf and mute. Tapos nahuli yung ano, si Dikdikan, nagpretend kasi siya na ano, deaf and mute. Tapos prenorge niya yung ano, yung pirma ni President Arroyo. Eh nahuli, na-wanted. Itinago nila si Dikdikan. Eh nagkaroon ng problema doon sa construction nung ano doon sa Tamayong. Ah, inano ni ano ni Pacquiao yung ano yung tawag nito. Ah, yung wall ba binakbak kasi daw ano daw jablo daw. Pero ang tagal niyang nakinabang doon sa ano sa tawag nito sa mute sa deaf and mute na tactics ng kanyang mga workers and he was okay with it until nabuking. No, pag nabuking na, he's blaming the devil. Ay, Diyos ko.
tingnan nyo yung ano, yung mga style niya. Naisip nyo ba yan, mga workers? Tapos pag umaalis kayo, bawal yung sabihin na ano na associated kayo kay Pacquiao, kaya kailangan yung i-deny na associated kayo kay Pacquiao. Oh, kung siya si Jesus, tapos i-deny nyo siya, eh parang dininay nyo na rin si Jesus. Ano mangyayari? I-deny din kayo ni Jesus, di ba? Yun ang sabi sa Bible. Pero dahil hindi siya si Jesus, i-deny nyo siya, i-deny din kayo. Kasi ayaw niya na masira yung kanyang image. Ang magandang image niya na, ano yung image niya ngayon? Na kriminal, na rapist. Oh, meron pa bang sisira? Masisira pa dyan? Meron pa? Masihigit pa dyan? My goodness. O yan. So guys, ito yung mga associations na dapat nating bantayan. Pagdamay sa dukha, alay ng pagmamahal, shivers associations, Psalms of David, orchestra associations, no? Na ito daw yung ano, ginagamit para magturo ng mga musical instruments sa mga youth. Hindi po totoo yan. No? Kay Pacquiao po yan papunta. Meron po silang ano, tinuturuan nga po nila yung mga youth to prepare para mga ruling, para maging money-making machine nila. O ganun yung mga style nila. Tapos itong tulong sa May Kapansanan at Life Giver Association. No, sa kanila po ito, kaya kung pwede po i-screenshots ninyo itong ano na to, itong slide na to, para meron kayong copy kung phone ang ginagamit ninyo, para pag may nangaruling sa inyo at may nagbigay ng letter o kaya sobre, verify nyo dito. Huwag kayong magbigay kahit 5 duling. Kasi pag nagbigay kayo, parang sinuportahan nyo na rin yung rapist na mangrape pa ng maraming bata. Sige nga, isipin nyo nga. Yan ba ang gusto ninyo? No. Isipin nyo, kaya huwag kayong magbigay kahit 5 duling. Para walang magamit yung rapist na yan. Ano pa sabi niya dito? Gusto kong i-discuss dito. Sabi niya, I am just a man like you, but I was sent for the purpose. And that purpose is to change the heart of humanity towards goodness, peace, loving, and helping one another. What kind of goodness? What is goodness to Mangkanor? Goodness ba yung bata, kahit ayaw sa'yo, i-rape mo siya na without consent? Kahit pa siguro may consent yan, it's because it's minor. Hindi mo dapat ginagawa yan. Is that goodness? Sige nga, Mangkanor, goodness ba yan? Goodness for you because you are enjoying it. Because you are devil. Oh, because you are psychopath. Only psychopath can do such a thing. Agree? Normal people cannot do such a thing. They have to find the same age as them and enjoy the sex. But if you use a minor and you are old, you are grandpa, you are psychopath. Diba? No? 1 + 1 = 2. Ganun lang yun. Tapos peace daw. How can you find peace if you are doing the devil work? If you are damaging the life of the people, how is that peaceful? Sige nga. And helping? Who are you helping? Kahit mga workers mo nga, hindi mo kayang mapagamot, hindi mo mabigyan ng pain reliever, and you're telling us that you are helping one another, you are helping people. In what way? You are helping taking the people's resources, including their brain, including their lives. That's what you are doing, Mangkanor. Tingnan mo yung mukha niya. Iba yung expression ng mukha niya at iba yung sinasabi niya. Siguro at that moment, he was experiencing the cognitive dissonance experience. Kasi tingnan mo yung ano, yung mukha, yung nuances ba sa mga mukha niya pag nagsasalita. Makikita mo iba yung message
na lumalabas sa bibig, iba din yung message na lumalabas sa face at sa kanyang mga action, kanyang mga mannerism. No. That's what it's called, cognitive dissonance. Oh, ito pa. Ito, i-play ko uli, no? Itong recording na si Mang Canor was again threatening the people or any pastoral na lalabas. Kasi ganon ang ginagawa niya. Even now, after the last live stream nag-viral, they are threatening the victims. O, so kung ano man ang mangyayari kay BP at sa kanyang lawyer at sa iba pang involved ng case at sa mga kasamahan kong mga workers na nasa labas na, na yung iba hindi mapigilan, nagsasalita, pero yung iba hindi man nagsasalita but they are sympathizer to us. No? Kung may isa sa kanila na masasaktan, wala pong ibang may kasalanan kundi itong demonyo na to. No. Kaya let's hold them accountable, you guys. So gusto kong i-play itong ano, itong voice recording again ni Mang Canor na ni-record ng pastoral habang siya ay nagmi-meeting. Hindi niya alam, pero ginawa namin ng caption. So you guys, if you can visit our Facebook page, no, sa Justice Cry for Pastor Apollo Quiboloy's Victims. Yan po yung ating ano. Yan po yung ating Facebook page. We created that, all the victims, no, na nandito na lumalaban. Kami po ang nagma-manage sa Facebook page na yan. Kaya please join us there kasi we need your support. And we are grateful for you guys for being there for us. So gusto kong i-ano ulit to. I-play ulit to at kasi Bisaya, so I am going to translate it into Tagalog or English, no. Para maintindihan ng lahat. Okay, let's play. Okay. Now let's digest that, no? So ang sabi niya dito, sabi niya kanina, ang bawat ang kung lalabas daw, kung ikaw daw ay lalabas na worker ka, lalo na pag ikaw ay pastoral, papatayin ka niya na walang awa. Kahit yung iyong pamilya, papatayin niya kayong lahat. Kahit yung mga pamilya niyo, kapatid niyo na hindi man member, hindi man worker, papatayin din niya. Kaya wala nang isa sa kanila na makakalabas sa loob. Yan ang sabi niya. Ngayon, pagpatuloy natin. Yung pakita sila sa inyo sa internet, malipayin sila. Ganon ka pakita po man sila diyan, malipayin sila. Eh, di sila malipayin. Kato sila buko. Now, he was referring sa mga pastoral na lumabas na kung saan nagpo-post ng mga pictures sa social media that they look happy. So sabi ni Pacquiao, bakit daw sila nagpo-post na they look happy sa outside, sa kanyang kingdom? It's because they are not happy. O, tingnan nyo, jealousy. Siya yung nagsiselo sa mga pastoral na lumabas. Lalong-lalo na, yung mga biktima niya, no? Mga ginagamit niya, yung mga ginahasa niya, na lumabas at nagkaroon ng panibagong buhay and they ended up having a good life. Nagkaroon ng family. Galit na galit si Pacquiao. Oh, hindi daw sila masaya. Kaya
Kaya yung mga pastoral daw na nasa loob, wag daw gumaya. Oh, kasi kung akala daw nila na makakaiwas sila sa kanyang angel of death, nagkamali sila. Oh, ngayon, pakinggan natin uli. Sabi doon, tapos na po sa inyo. Pabayaran po sila kanan. Kainari. Oh, sabi niya, akala nila tapos na ako sa kanila, pababayarin ko silang lahat. Oh, ano pa? Naiutang sila sa ministry ako. Naiutang sila sa kingdom. Pabayad. Because they owe something sa ministry daw niya. Lahat ng mga pastoral na lumabas, they owe something to the ministry of the disappointed son of the devil. Mangkanur. Oh, yun ang sabi niya. It will take 5 years, it will take 10 years. It does not matter. Basta oh, sabi niya, sooner or later, they will face the consequences. They will all be dead. I will kill them all, sabi niya. Outside ang angel of death. When the opportunity presents itself, patay sila. Oh, when the opportunity presents itself, they will all be dead. How many of them are outside, sabi niya. How many of them are being taken by the devil? Oh, pagpatuloy natin. Ang pastoral na naigo na tapat sa kuha. Iyan pa rin yun. Di man niya kung mapasakitan yung bengkong o sabi niya, count every pastorals, all the pastorals who left and who were not here next to me. They think they're gone. They think they are forgotten. They will face the consequences. Because I won't be, hindi ako masasaktan kung mga member lang. Kasi yung mga member, walang ano, walang value. Mga pastura lang ang valuable. Oh, sabi niya, hindi daw siya masasaktan kung mga member-member lang daw. Or ordinary worker. Mga pastoral doon siya nasasaktan. Kasi yun yung kanyang mga ano, mga asset when it comes to the darkness of the night. O, ganun yun. So, ngayon. Ang lalaki niya, nakiksex ka na sa iya. Yata mo lang yung kagaling ko sa iya. So, pag ikaw daw ay nakikipag-usap sa lalaki sa internet, tapos nagsasabi ka na I love you, binigay mo daw, muna daw yung sarili mo sa kanya, nakipag-sex ka na daw, sabi niya. Kaya, kasalanan daw yun kasi yung mga pastoral para lang sa kanya. Again ha, pagpatuloy natin. Yata muna yung pagbalik ko sa iyo. Dako, pagbalik ko sa iyo mo. Dako, dako, dugman ako sa iyo mo. Itry ko ko rin mo. Driver, itry ko rin mo. Kasi ako wato. Dako ko, parang mabawi ako doon. Kasi ako wato. Ikaw, ubang driver, pagkinta ka. Oh, sabi niya, mayaman daw siya, marami siyang pera, tapos ikaw ay halimbawa naging involved ka sa driver at ikaw ay isang pastoral, papatayin niya kayo, ang driver na naging involved sa iyo at ikaw na pastoral. I will make sure that both of you will be dead. That's the only time na nakapagbayad that I feel good about it, sabi niya. And he said that even the Muslim daw, they have honor killing. They even offer their women to be a prostitute. Para daw pang stress reliever. Imagine yung woman pala kay Pacquiao is just a figure of sex. No, grabe. Oh, it's only a figure. It's not a human. Ganun daw yun sa ano, yung mga Muslim daw. Oh, imagine.
Pwede mo i-skip. Hindi mo mamamatay. Pwede pa to. Pwede mo matalikod. Kailan na kayo. Gusto mo niya matalikod. Sulod daw ang MPA. He said, do you think you can turn your back from the ministry even if you want to? You cannot. Because even you join the NPA, the New People's Army, pagka nakapasok ka daw, hindi ka daw pwedeng lumabas doon na hindi ka mamamatay. Ganun din daw ang kanyang paglilingkod. Isa ka, doon ka nagsulong ka NPA. Pagka nakalitsong na kang kapila sa inahang, di ka nakagawas. Pag di gawas ka, mukulong ka, patyong ka. Sulod mong mafia, sulod mong gobyerno sa Amerika. Pag ipasulod ka diya sa ilang CIA, ipasulod ka sa ilang FBI. Sabi niya, even the government daw in the US, once you enter sa CIA and FBI daw, pagka lumabas ka, papatayin ka daw. Hello? Saan kaya niya galing yung theory na yan? Oh, gawa-gawa. May sayad talaga itong matandang to. Ipasunod ka sa ilang NSA. Nakabalo na ka sa huwag mga confidential niya. Tapos kalitret mo, talikot ka, ikabukurot. Inanay nga kung anong commitment ako sa inyo. Wala na yung makatay. Sabi niya, kasi daw pag alam niyo na ang mga confidential sa loob ng organization, kahit sa kanyang ministry daw, alam nyo ang confidential na mga bagay, hindi ka na pwedeng lumabas, hindi ka na pwedeng tumalikod. Kasi papatayin ka, kasi alam mo na ang mga confidential. Likod sa inyo. Wala rin makatalikod sa inyo. Wala rin pwede mo traidor sa inyo. Wala rin traidor. Wala na pwedeng tumalikod daw sa inyo, sa mga pastoral. Kasi pag tumalikod kayo, papatay kayo. May hahabol daw. May hahabol daw sa inyo, sa mga pastoral. Kapag lumabas, may hahabol at may papatay sa kanila. He is going to implement that, sabi niya. Unang-unahan ninyo na ba? Pagkalaluman ninyo ang pangunahunan ninyo sa ministry na ito. Kaya sabi niya, think it through. Isipin niyo, bigyan niyo ng bigat ang aking ministry dahil alam niyo na ang aking mga sikreto, kaya wag na kayong lumabas. Milya mo, ikaw pa rin, may nahan ka rin, may isuon ka. Ito yung isuon ni mo. Pakilang mo isuon sa lumabas. Doon natin, walang gilin na. Hindi na kalalo mong gilin. Sabi niya, si Stephanie daw, pati daw yung kapatid ni Stephanie na hindi man lang nakapasok dyan sa kingdom, papatayin din niya pag si Stephanie ay lumabas. Pati yung nanay ni Stephanie na kasama niyang worker, pag lumabas si Stephanie, papatayin din niya yung nanay ni Stephanie. Imagine? Pag-uwi ko ng lalaki, pagkatapos mag-report mo sa kuwa din. Samtang niya mo sa akong malay, ang gusto na ako din, ang gusto na ako. Hindi mo pwede mo tumang gali sa gusto ninyo, hindi na gusto. Okay. Sabi niya, habang kayo daw ay nasa kanyang pamamahay, kailangang sundin niyo ang kanyang kagustuhan. Lahat ng kanyang kagustuhan. At kung ano man ang inyong kagustuhan, ay hindi niyo pwedeng gawin. Sa kanya lang. Uy, ang gumawa niyo na kanipal, ang utang sa tanas, di ba? Naibubuan ng mga moros, ng mga Muslims. Na yung mga babae sila magpa-prostitute sa ilang mga warrior. Sabi niyan, envy daw siya sa mga Muslims. Kasi may mga babae daw yung mga Muslims na nagpo-prostitute para pangtanggal ng stress. Kaya nagsiselos daw siya. Gusto daw niya yung mga worker niyang pastoral, ganun din. Magiging happy kapag nakita siya, bibikaka na. Ganun ibig sabihin nun. Para mawala ang stress. Para mawala daw stress niya. Weakness sa lalaki. Ilabay din na kay hindi na na pabubutol sa mahal. Kagihin mo na mong pastoral para sa anak lang mo. Kaya kung ikaw daw, kayo daw mga pastoral, yung mga weakness daw ninyo na sa lalaki, pag nakagusto ka pala sa lalaki, weakness mo na yan. Kailangan mo daw yan itapon. Kasi
kapag ikaw ay pastoral, para ka lang daw kay Kibuloy. Kaya kapag nakita mo siya, malayo pa lang siya, bikaka ka na. Kasi pastoral ka eh. Oh, ganun ang ibig sabihin niya. Oh. Ganun yun guys. So, gusto kong i-play yan paulit-ulit kasi that is real. Sinabi niya yan at hindi imposibleng gagawin niya kasi ginawa niya na yan multiple times. And now that we have this case going at marami ang mga pastoral na nasa labas, pag may isa sa kanila na nasasaktan o masasaktan, kahit the tip of their hair, wala pong ibang responsible niyan kundi si Mangkanor. It's very obvious. Kaya let's hold him accountable, you guys. We need your help. We need your cooperation. We need to do this together. Because if you guys don't have our support, we cannot function. Maawa po kayo sa mga biktima. Nagmamakaawa po ako. Pagkatapos po kasi nating basahin yung affidavit nung last na stream ko, affidavit ni BP. Ano po, napakainit po ng kanyang sitwasyon doon sa Pilipinas. Kaya I'm asking the public to help protect each one another, lalong-lalo na yung victims ni Kibuloy na nasa Pilipinas. Kaming nandito sa US, even he wants to kill us all, hindi niya nagagawa. Kasi he's even afraid to go to Manila sa US Embassy, pupunta pa dito sa Amerika para patayin kami. Subukan lang niya. Kasi hindi din naman kami aatras sa labanan. Subukan lang niya. Pero yung nasa Pilipinas, iba. It's a different story. Kaya tayong mga nasa Pilipinas, no, let's protect each other. Try to be watchful sa mga ganitong mga style nila. Oh, merong kasi ongoing pa yung case doon ng Kingdom of Hell, ng owner of the hell. Hindi naman sumisipot. Tingnan mo nga yung itsura, oh. I love the souls of humanity if they repent. But when they remain evil, I'm telling you, hell is real and it's hot that cannot be explained. Oh, he is the owner of the hell. Look at the face. Is that the face of God? Is that the face of someone who served God? Look at the eyes and everything in that face. Kayo na po ang kumuha ng message sa hitsura na yan. I don't have to put that in your head because I believe in you. I believe that you have a brain and you can interpret the information from what you see, just like me. So tingnan po natin yan. So now, you guys, what is Mangkanor's legacy? I tried to check the YouTube. Kayo nga, sige nga, i-ano natin, i-check natin. I-type nyo sa Google, o kaya sa Safari, o kaya sa Explorer, or any website ba. I-type nyo yung pangalan na Apollo Kibuloy. Tingnan natin kung anong lalabas. That's his legacy. Oh. So when I type his name, alam niyo ba kung anong lalabas? Try ko sa Google. Apollo Kibuloy. Oh. Alam niyo kung anong lumalabas? Apollo Carrion Kibuloy, the founder of the Philippine-based church, is wanted for his alleged participation in a labor trafficking scheme that brought church. I-click natin to para buo yung information. Oh, tinype ko lang yung kanyang name. Sabi dito, Apollo Carrion Kibuloy, the founder of the Philippine-based church, is wanted for his alleged
participation in a labor trafficking scheme that brought church members to the United States via fraudulently obtained visas and forced the members to solicit donation for the bogus charity, donations that actually were used to finance church operation and the lavish lifestyle of its leaders. Members who proved successful at soliciting for the church allegedly were forced to enter into sham marriages or obtain fraudulent student visas to continue soliciting in the United States year-round. Furthermore, it is alleged that females were recruited to work as pastoral assistant or pastorals for Kibuloy, and that victims prepared his meals, clean his residence, give him massages, and were required to have sex with Kibuloy in what the pastorals called night duty. Kibuloy was indicted by the federal grand jury in the United States District Court for the Central District of California, Santa Ana, California, for conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, and coercion, and sex trafficking of children, sex trafficking by force, fraud, and coercion, conspiracy and bulk cash smuggling. And on November 10, 2021, a federal warrant was issued for his arrest. So yan po ang kanyang legacy. So wow, ha? Ang galing ng kanyang legacy. Talagang sikat siya sa buong mundo. And this is what he wants, to be known by the whole world. But the bad thing is, he's known for being a criminal. Diba? So, i-ano nyo, i-try nyo, in any browser, you will see, makikita nyo. Kaya, tinatanggalan niya ng mga, ano, ng, yung mga workers niya, tinatanggalan niya ng mga cellphone because they don't want them to go into any browser or any web, no, internet. Kasi makikita yung information on who really is the Pacquiao, the Mangkanor. No. Tapos, ano pa? Yung mga ano niya, yung mga claim ba na calamities, no? Pero balikan natin yung ano nga, sandali, balikan muna natin yung browser. Sige nga, ano yung nakikita nyo? Pagka tiningnan nyo yung ano, yung kanyang name sa inyong mga browser. So ano nga muna tayo ng ating mga comments. One hour na tayo nagsasalita. Okay, let's read the comments. Okay, ang audio mo, sabi ni Ed, Arthur Clear, Fred Lescano, thank you. Let's pray, sabi ni Erastin. Okay, Mercy ko, good timing ang inyong paglalive ngayon, Arlene, praise God. Yes, thank you, Mercy. Fred Lescano, Hotel California. That's right, that was the song. Thank you. Yes. Parang Hotel California, once you get in, you can never get out. No, ganun ang sitwasyon sa kingdom ni Mangkanor. Kaya guys, yung mga members nyo sa mga churches ninyo, they can go to any church they want. Wag lang dyan kay Mangkanor kasi once they enter, it's like a Hotel California. Buti pa, magkantahan na lang sila ng Hotel California kung ganun. Kasi they will leave them broke and they can never get out. Ang hirap. No? Kaya mga pastor, please educate natin yung ating mga members na huwag silang magpabudol sa mga ganitong mga modus operandi ng grupo ni Mangkanor. Mercy ko, may napapanood pa rin sa YouTube na mga videos niya about his preaching noon. Nakakahikayat pa siya ng mga wala pang alam sa kanyang false teaching na pambubudol. Siguro mga ano na lang yan, oh, mga account ng mga workers ba? Kasi yung official na account niya sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok, kahit sa ang social media, tinanggal na. Kasi hindi naman productive. You know, people can't get anything good from his program. Puro naman propaganda. Puro naman red tagging. Puro naman manipulation ang ginagawa.
So ano yung nakukuha ng mga tao? Nothing, empty. Siya may nakukuha kasi once you believe in him, tanggal lahat yung iyong mga resources, pati pamilya nyo. Talagang watak-watak. No. So si Mero, bakit kaya hindi nalalaman ni Duterte ang kalokohan ni Mangkanor? O nakikinabang din ba siya? Alam po ni Duterte yan. Imposibleng hindi kasi best friend yan. Siyempre, nakikinabang sila pareho. No? Kaya tayo na lang ng mga responsible people, we have to hold these people accountable. No, tayo na lang kasi the power is within us. It's not with them. You know, tayo ang nagbigay ng power sa kanila to be in that position. Now, let's take that power back and let's execute that power together. No, huwag nating hayaan na i-manipulate tayo ng mga taong yan. City of Grace Christian Church, Misayad, hindi Misaya. Tama po. Oo, Misayad talaga. Yun ang ano din nila eh, yung parang sa genes na rin ba kasi nga yung nanay tsaka tatay ni Pacquiao magpinsang buo. O kaya yung tatay niya si Joseph, yung nanay niya Maria, kaya siya daw si Jesus. Oh, 'di ba ang common naman ng mga names na 'yan? Yun pala kasi magpinsang buo ang nanay tsaka tatay niya. Kaya yung kapatid niya si Sting talagang sobra kabaliw. Oh, naglalakad na nga walang damit. Ngayon kasi lahi nila. Mercy Cove, devil 'yon, yung power of the air kasi ang mundong ito ay pinaghaharian ng mga anghel ng kadiliman na ibagsak ng Diyos dito sa mundo. Tama, Wilson Cho. Good morning po. Good morning din sa iyo, Wilson. Si Mangkanor ay hindi Misaya, siya ang Misayad. Tama po. Misayad talaga. City of Grace Christian Church. Pag nahuhuli nga sila sa kanilang solicitations, deny to the max sila na kanila si Kibuloy. Kaya ayon, bahala sila sa kanilang kaso. Kaya nga, kaya ang yung iba sa kanila, no, kawawa talaga kasi kinukulong, minsan binubugbog pa ng mga ano ng mga pulis, lalo na pagka nasa ibang bansa, no, na talagang bawal, lalo na pagka nasa Middle East ka, kahit nga sa Japan o sa Singapore, bawal yung mga ganyan eh. Kaya pag nahuli sila, i-deny sila ng ano ng simbahan. Ay palaboy-laboy talaga sila sa kali. Kaya kawawa yung mga workers. Kaya kayong mga workers, isipin nyo kung nag-make sense pa yan yung mga buhay ninyo. Shilmar, watching here from Zamboanga. Thank you, Shilmar, for watching. No? Okay, City of Grace Christian. Akala ko si Pacquiao ang owner of the earth. Malala na ang bipolar niya. Sana may gamot siya para wag na siyang lumala. Kayamanan mo, Pacquiao, inaabangan na yan ng mga signatories ng ownership mo. Tama. Sila-sila magpapatayan na. Mercy Cove, tama ka, Arlene. Bakit di naiisip yung mga workers nila? Kaya siya maganda ang buhay dahil sa pagtitinda at pagmamalimos ng mga workers. Tama. Oo, kasi wala namang kakayahan yan si Pacquiao na magtrabaho. Walang kakayahan yan kasi he cannot be with people ba, working together. No, because when you are dishonest, you cannot work with anybody. Nobody wants you. Nobody wants to work with you. And Pacquiao is the most dishonest person I ever met. Ever. My goodness. Wilson Cho, tama ka ba diyan si Pacquiao? Mercy, walang matinong tao na mag-aangkin ng pwesto ng Diyos. May sayad nga siya dahil siya lang ang nakagawa niyan. Kaya nga. Hello, Renita. Thank you for being here. Filipina Iskala. Hello, sis. Good evening. Very beautiful. Ang sister waiting to see you in 7 months. OMG. Yes. Yes. Ano ha? Yung ano ko, yung accommodation ko dyan sa LA, sa hearing. Thank you. Thank you in advance, Filipina Iskala. Crucifier, mga members, kao na lang og tugong na kanin. Tama.
Tughong na lang kay wa na may makaon. Connie, good day. Miss Arlene, good day sa lahat watching from the Philippines. Hello, Connie. Kumusta dyan? Good morning sa'yo. Filipina Escala, di pa sila nag-give up sis yung mga defenders of his titay. They are attacking me. Hayaan mo na lang sila na mag-attack kasi yun lang naman ang kaya nilang gawin. Siyempre, puprotektahan din nila yung kanilang king, king ng kadimonyuhan. Kasi yun yung purpose kaya sila nandoon. Binabawasan niya ang salita ng Diyos at pinapatungkol niya sa para sa kanyang kapakanan at kapakinabangan. Tama po. Di ba? Kahit yung Matthew 6:33 na lang, oh, obvious masyado. Willie Almilia, sigaw ng lahat. Fuck you, fuck you. Kaya nga, bagay sa kanya yung ano talaga, yung pangalan niya. Sirk Adventurer, Sheridan. Thank you, Sirk. Thank you for joining me here. Keep on going. Yes, Sirk. Thank you so much. Filipina Escala, shocking and pretending nila. Yes. Rosemary, diyan pala talaga nagkaroon ng maraming pera si Kibuloy. Oo, kasi wala naman siyang invention. E buti sana kung si ano siya, tawag nito si Elon Musk o kaya si, kalimutan ko na itong mga inventor natin. Oh. Oh, buti sana kung Einstein siya, magka-invento. Eh wala yan eh. Oh, yung invention niya, yung mga ano niya, yung mga lies, lies after lies. Yun ang kanyang mga invention. Kaya yung foundation kasi niya, mga lies. Kaya ito ngayon, talagang nahirapan paano niya i-ano to. Paano niya i-save yung kanyang sarili sa kanyang lies after lies. Kasi once our foundation is lies, guys, it cannot stand in anything. Talagang maano ka talaga, mabubuking ka talaga. Time will come, mabubuking siguro. You can skip, no, 1, 2, 3 times, but not forever. Mabubuking ka talaga. Kaya ngayon, oh, sige, talagang i-ano mo na yung fruits. Try to harvest the fruits of your labor now, Mangkanor. Lahat ng mga pambubudol nyo sa amin noon, you know, you are taking advantage or innocence. So now, try to harvest the fruits of your labor. And I hope you enjoy it because we are enjoying it too so much. We are enjoying it so much to see you happy. happy plucking the fruits of your labor. Mercy ko, patuloy pa bang nakikipagtinda ang mga workers niya sa iba't ibang lugar? Paano kung wala nang maisulit sa pera ang mga workers niya? Anong gagawin ni Kip sa kanila? Paano na ang kanyang kabuhayan? Ay, ano talaga? Wala na. Talagang ipapanis sila ni Kip. Just be watching po. Thank you so much. Pipito Manabanag, edited daw. Yan sis. Oo, edited daw yung mga picture na pinakita ko. Ang galing ko talaga palang mag-edit. Itong mga ano, itong mga nagsasabing edited daw, mga high tits masyado. Siguro mga ano to eh. Mas magaling pa to sa aming mga IT eh. Ano kaya mga natapos nito? Mga analysis nila, ang galing-galing. Filipina Escala, oo sis, they are the one jealous. I have education and free. Exactly. Audi Galvez, hello Miss Arlene Rocks, more power and success to you. Watching always from DC. Thank you Audi, thank you so much for watching, no, and for following us. Rosemary, bakit kaya hindi pa yan na mahuhuli ng FBI? It's on process po, malapit na po, ilang buwan na lang. At hindi naman yan... Hindi po yan aabot ng March bago siya mahuli, bago siya makuha. We are in the process. Kaya our battle is getting exciting every day. No, may mga bagong nangyayari po. Kaya antabay na lang tayo and let's do what we can to save as many people as we can. No? Yun na lang ang pwede natin gawin. Kasi the FBI is doing what they know they're doing. So, let's trust the process and let's trust the system. Yun na lang ang ano natin, ang pwede natin gawin for now. Rosemary, sana magigising na yung mga pastoral na yan, lahat sila.
Alam nyo, Rosemary, ang dami nang nagising. Yun nga lang, hindi sila makalabas. Kasi nga, bawal. Pag lumabas sila, papatayin sila. Ang daming takot. Kaya, we are, you know, we are waiting the day na makuha na yan si Mangkanot para magkaroon na sila ng kalayaan. And this fight is not just for us, it's not just for the people who left, no? Kundi para sa lahat ito, kahit yung mga nandoon pa. Kasi ang daming nagdurusa. Alam nyo, may ano nga, yung mga agent ko doon, kahit yung pastoral na agent ko, sabi niya sa akin, te, hayaan mo muna ako na nandito ako sa loob. Kasi gusto kong makita ang kingdom in my own eyes that they will fall right in my very eyes. Oh. Yun ang ano, kasakasama yan ngayon ni Mangkanor. Hindi niya alam yung mga pastoral niya mismo. Nag-ano na, parang sinusuka na siya. Pero they stay there only because of that purpose. Gusto nilang makita. Makita nila kasi it's a story. It's a story to tell in the future. No? Nakita mo ang fall down ng isang kingdom na pinaniwalaan mong tama. And then you realize it's a lie. It's only a dream. Not actually a dream. It's bangungot. It's a bad bangungot. No? It's a bad nightmare. But then you realize ba na nightmare. Kaya yung iba, kahit na-realize na nila, they stay for the story. For the sake of the story. I would also do the same kung nandoon ako ngayon. I will stay just for the sake of the story. Okay, mercy ko. Very cruel si Kibbs. Ganyan ba ang na-point ng Diyos na anak niya? Wala ni isang katangian ng Diyos na makikita mo sa kanya. Katangian ni Taneng, nasa kanya ka. Lahat, kaya kampun siya ni Taneng. Tama po, Rosemary, sana ito na ang evidence na hulihin na siya ng government ng bansa. Oo nga, kaso nga lang, ano, parang mga pipi at bingi sila doon. No? Kaya let's just pray na magbabago. Koni, parang ang gustong meaning ng love ni Kibbs sa mga pastoral ay legs open very easily. Tama. An Angel Perez, good morning po, Ma'am Arlene. God bless you always. Thank you, Ann. Butch Eagle, Pacquiao is delusional and bringing more innocent people to hell with him. I agree. Filipina Escala, I am down to get all of them, even coordinators and the miracle workers, because they know what they are lying. Sis hanggang pagbili ng kotse, they are using the senior citizens. Tama. Ang daming mga members no sa ano sa LA, lalo na sirang-sira yung kanilang mga credits, kasi po dito sa Amerika no, our credits is very important. That's how we rely our living. You cannot buy a house, you cannot rent anything, you cannot buy vehicle if you don't have a good credit. Pero ang ginawa po ng kingdom ng demonyong to ay sinira yung mga credit ng mga members, ginamit yung kanilang mga credit para mag-purchase ng mga properties, mag-purchase ng mga vehicle, tapos hindi binabayaran. E ano ang nangyari? E sirang-sira ang credit. Kaya yung mga workers o mga members na sira ang credit, they cannot live their life the way they should. Kasi hindi sila makapag-rent. Oh, kung bibili man sila ng sasakyan, yung interest rate is double to the roof. So, ganun. Ang resulta, kaya talagang ano, in any angles ba ng buhay ng tao, talagang sinira ng mga demonyong to, ng organisasyon na to. Kaya, nanggagalaite talaga ako dito sa mga to. Crucifier, maudi ay nga sa piyot ng lubot ni Mangkanor. Oh, mo nang sa piyot ng lubot kay sige magjerjer. Mercy ko, malapit na ang katapusan ni Kibbs dahil hindi papahintulutan ng Diyos na magtagumpay ang kasamaan. Ayon sa simula na ang kanyang pagbagsak, kinoclose na ang kanyang mga access sa media. Yep, I agree. Connie, I see Apollo Kibuloy official Facebook page deleted on Google.
Yes, and Connie, try to type his name sa Google mismo o kaya sa ano sa Safari o kaya sa tawag nito. Any browser ba? Tingnan nyo kung ano yung lalabas pag i-plug in nyo yung name niya. It's very interesting. Angeles Basilio, kailan po kaya i-serve ang warrant kay Kim's Madam? Hindi po natin alam. Hantay na lang natin ang time na yan. No, Angels Basilio, excited na po kasi ako. Yes, we are excited too. Kaya every day there's new that's happening. It's very exciting. Jana Meyer, may bago siyang official account. Dato Pamulingan. Everyone should report the account. Ah, may Dato Pamulingan na siya. Hindi na siya si Kibuloy. Oh, imagine pati yung mga dato-dato, yung mga lumad diyan sa ano no, sa Davao, ginagamit na rin ni Pacquiao kasi walang mga ano din. Mga utak ba, yung mga innocent ba ng tao. Oh, ginagamit na rin ni Pacquiao kahit sa ang ano talaga, kahit sa ang gulo yan si Pacquiao. Talagang gagamitin niya ang mga tao. Jose Rosal, bakit kaya hindi dinadakip yan? May mga kapit eh. Kaya tayo na lang no, mga public tayong mga tao, tayo na lang ang mag-hold accountable sa mga ito. Filipina Escalasis, ano gagawin sa mga miracle workers sa LA? Pauwiin ba? Ha? Kunyari, nag-aaral sila just to stay yung mga visa nila. Hindi po natin alam kung ano yung ano, next process niyan. Pero siguro may plano na, hindi ko lang alam. Ang sabi doon sa ano, sa mga informers ko sa loob ng kaharian ni Pacquiao. Kasi meron naman tayong mga informers doon, no? Ano daw, papauwiin na daw yung mga workers lahat na nandito sa US. Papauwiin na ng Davao. So, hindi natin alam kung kailan talaga ang pagbalik nilang lahat. Parang natatakot din yata si, ano, si Mang Kanor na magbaliktaran tong mga workers na nandito. At maging ano mag-cooperate sa kaso ba at mag-testify against him kaya buti papauwiin na lang para safe. Ganun yung ano yung style. Filipina Escala, end of the road for kids and his miracle workers. Ha, si Susan Antonio naging anchor sa SMNI at ang accent American prenactis ng prenactis. Oo. Kasi may ano yan sila eh, may binabasa. No, may script. Wala naman tayong script dito. Kahit magtuwad, balingto na itong ating ano. Okay lang. Kasi I don't care. You know? Pero if you really care how you look, how you say things, eh talagang gumawa ka na ng ano, ng tawag nito, ng iyong script para maging perfect. I don't have to be perfect because I am perfect in my imperfections. No? Lahat tayo, we have to embrace our imperfections. Who cares kung hindi tayo perfect? No? Bakit kailangan ba natin mag-perfect? For what? Para ma-fit tayo sa kanilang ano, sa kanilang box of perfection? I don't care. 'Yun lang. No? Nawala na talaga yung care ko. Teresita Docosin, good morning Arlene, watching here from Hong Kong. Eh, thank you Teresita. Thank you for joining. Mercy Cubillas, yes, from Los Angeles, California, sabi ni Iskala. Elena Alapag, watching from Southern Leyte. Hello po, kumusta kayo dyan sa Leyte? Hello nga pala no, sa mga taga Leyte. I know that my agent stopped by there for a few days. So thank you so much for accommodating sa mga agents natin dyan sa Leyte. Salamat. So, seven sa mural. Happy viewing kay Pastor Kibuloy na matakaw sa night duty at abuloy. Tama. Thank you. Okay. Filter Marie. Hi po, Arlene. The first time I saw you're exposing about Pacquiao, we were four person po. We are others po. Di ko na sila nakita nagsasalita. Ah, okay. They're still
Talking, pero ibang ano po, ibang medium po yung ginagamit nila. More on writing sila. Ako naman and more on talking. Oo. So, andyan pa rin po sila. Este Alejandrino, my church is din ang KJC all over the states. No, wala po. Iilan lang po yung ano nila, yung states na meron silang church. Sa ano po, sa LA, meron silang church doon. Nagre-rent po sila sa Virginia ng isang ano, ng isang building, actually bahay ng member. Pero nag-ano na rin, close out na rin yung New York nila, nag-close na rin. So, close na yung karamihan ng kanilang mga satellite na close. Kahit yan sa Pilipinas, di ba? Ang dami ng mga satellite na nag-closing na kasi they cannot pay the rent. O, kasi si Pacquiao, wala naman talaga yung mga church. Sa Davao lang ang church nila. Pero he claimed na meron daw siyang 6 million. Eh kung meron siyang 6 million, eh dapat may church siya sa Manila, may church sa Cebu, may church sa Leyte, may church sa kung saan. Buti pa yung mga ano, tingnan mo yung Catholic, oh, may mga kapilya-kapilya kung saan ang barangay. Oh, sige, Buloy, meron ba? Wala. Yan yung iglesia ni Cristo. Kahit sa ang ano, kahit sa ang city, small town, may mga churches. Oh, they are not perfect church, but then they have churches somewhere na yung mga members nila, they can gather together na hindi pa sila mag-rent. Pero sa Kibuloy, iba kasi yung mga resources sa kanya lahat, sa bulsa niya. Oh, para pampa ano niya, tawag nito, pampa vitality niya para young always and always energetic for the pastoral to be kaka. Oh, ganun ang mga ano niya. Renita Cugay Fernandez said, I admire your advocacy, Lynn. God bless you more. Thank you, Gang. Thank you for being here. Nilin Lozano, hi Miss Arlene, good morning. Nice to hear you again. God bless. And stay safe watching from Hong Kong. Thank you, Nilin. Please share my videos, no? And subscribe sa hindi pa nakapag-subscribe. Because ang dami kong mga information dito and we need to spread the information to people para wala na bang mabudol. Kasi ang hirap talaga, you know, I've been there. At ang marami tayo na nakaranas, hindi po madali pag nabudol tayo, hindi madali makawala. And it's really a struggle to start, you know, putting the pieces together, putting the pieces of the puzzle together in your life. No? Ang hirap. Kaya let's try to share the information para we prevent. You know, my job as quality, I am good of preventing the situation from happening and correcting what is mistake. So yan po ang isa sa mga responsibility natin sa ating professional world, no? Yun ang tawag na CAPA o corrective and preventative action. Yan po ang ating expert. Kaya kahit sa ganitong ginagawa natin, I am preventing. I am doing what I am doing now because I want to prevent the process of Kibuloy's being taken, you know, to face the consequences of his action. I am preventing the official of the government to manipulate the situation. Kaya I am appealing to the people of the Philippines to be united with us in this battle to hold this Mangkanor accountable na huwag natin hayaan na i-under the table nila ang mga proseso sa ganitong ano sa ganitong criminality, no? Yung aking boses. Pasensya na. Okay, Filipina Escala. Sis, unang-una yung properties niya, nagbili ng mga bahay sa Beverly Hills at Calabasa but was taken back by the US government. Yeah, buti nga sa kanya. Kasi nga ano siya eh, selfish. Very selfish si Pacquiao. Grabe, Renita Cugay Fernandez. So far in Singapore, they are still selling kakanin and stuff but trying to hide anywhere from authority. Oh, kahit saan sila no, nagtitinda pa rin. Guys, pag may nakita kayong mga nagtitinda no na nagpapanggap na students,
nagpapanggap na single parents, i-report po natin yan. Let's hold them accountable, but wag po natin silang saktan because they are also victims, no? Ang dami po ng mga kasamahan ko nung time ko no na mga nasasaktan, nabubugbog. Marami din silang binubugbog na ibang ano, ibang mga organization, ibang mga churches no na gumagawa sa mga ginagawa nila. Pero sa mga workers po ni ano ni Mang Kanor, huwag po natin silang saktan kasi po biktima lang din po sila. I-report na lang po natin sila sa authorities no. At huwag po natin silang ano, huwag po natin silang bigyan ng pera. Huwag po nating bilhin ang kanilang mga paninda. Hayaan po nating mapanis. Huwag po natin silang kaawaan pero huwag po natin silang saktan. Yan na lang po ang ano, ang pwede nating gawin to save them, to help save them. So ngayon, let's go back to our topic, no? So ngayon, may calamities, no? Claim na naman yan ni ano ni Mang Kanor. May ano kasi dito sa Hawaii, sa Maui, merong tawag nito, yung fire ba? Yeah, kasi dito sa US, kahit sa Canada, meron kaming wildfires na nangyayari every now and then. Kasi parang lasang eh. Oo. Ang land kasi namin dito, it's big land, no? Tapos merong, syempre, four season. Yung Hawaii naman, parang Pilipinas, mahangin din. Kaya nagkaroon ng ano ng wildfire. Sabi pa ni Pacquiao, ano daw yan eh. Curse daw. Kasi he was being persecuted. Pero yung Hawaii, hindi naman niya nagka-fire kung hindi sila dumating doon. O eh, sila yung nagdala ng curse. O diba? Kahit yan sa Pilipinas, no? Hindi tayo nawawala ng mga calamities. Bakit kaya? You know, all the religious group, they claim that Philippines is the tawag nito, parang ano ba? Parang Goshen daw ba? Yung ano ng spiritual. Kasi we are a Christian country sa Philippines, but how come we always have calamities every year? No, at ang daming mga casualties. Bakit? Are we, you know, na-ask ba natin yan sa mga sarili natin? Do you think na God is happy because Pacquiao is there and doing this to people? Or is that a sign, the calamities that the Philippines are facing yearly, a sign na may diablo na nakatira dyan and it's a big devil? Kailangan natin hawakan yung diablo na yan at ibaon sa impyerno para mawala na rin yung mga calamities dyan sa Pilipinas. Kasi kahit saan sila pupunta, magkakaroon ng calamities. O sa Hawaii, o sa Maui. O andoon sila sa Maui, kaya nagkalamities na naman doon. O tapos sabi may ano daw, hurricane daw coming doon sa California. E andoon naman yung base nila sa California. Eh, sinong may curse ngayon? O, diba? Sila ang may dala ng mga curse. Tapos, biniblame niya yung ano daw. Kami daw. Ang layo ko nga. Nandito ako sa Minnesota. Ang layo ng Hawaii sa akin. Ang layo ng California sa akin. O. Ay, nako. Mga ano, mga palusot. Kaya, no, huwag kayong maniwala sa mga ano ni Pacquiao. Sabi pa niya, pina-stop niya yung earthquake. Bakit may earthquake ba na forever? Hindi mag-i-stop? Ito talaga si Pacquiao, no? Parang ginagawa niya ng bata yung mga tao. Parang ang ano niya, yung mga bubo na yung mga tao sa tingin niya. Hindi na nag-iisip. Kaya wag nating hayaan na gagawin tayong gago ni Pacquiao. I-stop na natin yan. Tayo na ang magsabing, stop Pacquiao! O stop Mang Kanor! 'Di ba? So tayo na guys, let's hold him accountable. So ngayon, no, I want to thank ba. Nagpapasalamat ako no sa mga agent natin diyan sa loob ng kingdom ni Pacquiao. Kasi kahit your life is in danger ba, you're still helping me, giving me information, sending me stuff.
na kung wala kayo dyan, hindi ko nalalaman. No, kaya salamat talaga sa mga information ninyo, no, sa admin. Salamat sa financial records na pinadala ninyo sa akin, no, sa mga taga-admin diyan. So salamat. I will conceal your tawag nito, your information, kasi alam ko na your life is also in danger. Kaya tatabunan ko kayo as much as I can. Pero gusto kong pasalamatan kayo kasi even though risky yung ano yung sitwasyon, you're still giving me the information. Kahit yung mga pastoral din natin na akala ni Pacquiao na ginagamit niya, akala ni Pacquiao safe siya, no? Oh, hindi niya alam yung mga pastoral niya mismo ay nag-aantay na lang sa panahon na siya ay ma-fall down completely. So salamat. Oh, alam nyo, ano pa? Sabi ng ano ng agent ko, no? Wala na daw isa na pinapagkatiwalaan ni Pacquiao diyan sa ano niya, sa kanyang circles. Oh. Kahit mga worker daw na matagal na hindi na nagta-trust si Pacquiao. Kasi daw anytime anybody, anyone pwede daw tumalikod sa kanya at will stab him on the back. Worried na si Pacquiao. Bakit siya worried? Kasi if you are doing the right thing, kahit back ka man, matagilid ka man, maharap ka man, you should not be worried. Because if you are doing the right thing, kahit anong position, you are safe. Diba? But when you are doing the other way, talagang habang naglalakad ka, nakaganon talaga yung iyong leeg para makikita mo kung ano yung nasa likuran mo. O, kaya wala ng trust. Kaya kayong mga workers, yung boss niyo wala ng trust sa inyo. Eh, what's your purpose for being there? Para lang gamitin yung iyong lakas, yung iyong katawan, yun lang. Eh, anong pakinabang sa'yo? Do you feel good na yung boss nyo walang tiwala sa'yo? Sige nga, isipin nyo. Pero bakit naman yung boss nyo magtitiwala nga pala sa mga workers? Hindi din naman niya alam kung sino yung nagbibigay ng information sa atin. Oh, kahit yung mga ano, sa SMNI niya, sa News and Current Affairs niya, may mga ano tayo, may mga agent din tayo dyan. Oh, salamat ha. Salamat talaga sa inyo sa mga information na sinishare ninyo sa atin sa publication. Oh, yung ano nga, yung Bible daw ni Pacquiao, yung kanyang completion ba yun na Bible, printed na. Oh, yun na yung ginagamit nila, kaya binabago yung ano, yung sinasabi ni Jesus, si Pacquiao nang nagsasabi niyan, I mean si Mangkanor. Kaya pasalamat tayo kasi yung ano, hindi lang ang simpati ng nasa labas, no, outside of Pacquiao's organization, kundi even though the inside of Pacquiao's organization, we have their sympathy and we have their loyalty and we are grateful about that, no? Sa mga logistic niya, no, alam natin kung ano yung ginagawa nila sa mga fundraising nila at saan nila kinukuha, saan nila dinideliver. Magkano yung ini-income nila. Oh, alam natin yan. Kaya salamat sa mga inner circle agents niya, no? Salamat talaga sa inyo. And like I said, I will conceal your identity. We will protect each other. Kasi laban nating lahat to. Hindi ko lang laban to. Ako lang yung nagsasalita. But we are all this together. No? Kaya I'm thankful sa mga agents natin dyan. Ngayon guys, in conclusion sa ating talks today, nakita nitong mga pictures na to guys. Now, look at this. What do you see? Four people with the same manner
of taking their lives. Sino po may responsible? Sino po ang responsible niyan? Mga dating kasamahan ko po ito, mga workers po ito dati na nagsalita. Narinig niyo naman po ang sinabi ni Mang Kanor, ni Kibuloy sa recording, na papatayin niya lahat. Kaya ito po ang mga samples, no, na pinakita ko sa inyo. Now, when you see that pictures, what comes into your mind? Kaya gusto kong gusto ko po sana na bigyan po natin ng halaga ang ating pinaglalaban, no? Now that we are aware of the syndicate group, Kingdom of Jesus Christ and its practices, let us all be united to hold these criminals accountable. Only then we will experience the change we are longing to have. Let us be united to stop the tyranny, abuses, bullying, terrorism, cruelty, brutality, and injustice. Let us all be united to stop the abuses of women and minor children. Let us all be united to end the killing of innocent people just because Kibuloy, aka Mang Kanor, said they deserve to die. That doesn't mean it's true. Like these people, Kibuloy said they deserve to die. And that's why he sent them the angel of death. And look at what the, kung ano yung ano, commonality nila. They've all been shot in the head. So guys, that simply means he was not threatened. No, he was threatened by these people. And look at this. You see these pastorals here? Akala nyo ang saya-saya nila, no? Tingnan nyo to, si Stephanie. Tapos isa pa tong pasula, hindi ko na naabutan to. Tsaka itong bugaw, si Jacqueline Roy. No? Ang saya-saya nila tingnan. They are smiling. But do you really think they are happy? And look at this baby. How Pacquiao is kissing this child. And it's not even a one-year-old girl. She is not Pacquiao's daughter. She is somebody's daughter. And the way Mang Kanor kissed the baby, right in the lips with the eyes closed. What is that tells you? So guys, again, sa mga pastor dyan, no, I am appealing to your heart. Let's hold Mang Kanor, aka Pastor Apollo Kibuloy, accountable sa lahat ng kanyang mga ginagawa sa mga members niya, sa mga workers niya. Magkaisa po sana tayo sa prosesong ito. Huwag po nating hayaan na maging ano po, maging invalid yung criminal cases na ginagawa dito sa US at kahit dyan sa Pilipinas. And I hope that you will help us protect our people, no, na wala nang mabiktima pa. Kasi kapag may isa po sa amin na maging ganito po, wala pong ibang may kasalanan, wala pong ibang may kagagawan, kundi si Apollo Kibuloy ang killer at ang rapist na matanda na si Mang Kanor. Kaya marami pong salamat sa inyong lahat. Salamat for being here. And please continue to pray for us and for all the victims na nasa Pilipinas, lalong-lalo na. No, ang protection nila, na God will cover, cover them kahit saan po sila pupunta. Kasi ang init-init po talaga ng sitwasyon dyan sa Pilipinas. So salamat po masyado sa inyong lahat. And again, sa mga nagsusupport po sa amin financially para sa project na ito, itong ginagawang project natin dyan sa Pilipinas, no, I am thankful. So kung meron po kayong any amount po na pwede po ninyong ma-share
sa amin para maipagpatuloy po namin itong project na ito habang ongoing pa po yung case. It would be greatly appreciated po talaga. Kasi wala naman pong ibang nagpa-finance, no, dito. Kahit yung sarili kong kita, sarili kong income, I finance it. Kasi gusto kong maging successful tayo. Gusto ko, kasi naranasan kong maging budol eh. Ayoko na merong pang dadanas sa aking mga karanasan. I want to save everyone as much as I can. Kaya marami pong salamat sa tiwala po ninyo at sa mga tulong, sa mga prayers po ninyo sa amin. Thank you and God bless you all sa inyong lahat. And I hope you have a good day, no? Sunday ngayon dyan sa Pilipinas at Saturday dito. So again po, bye-bye. Before po ako magbabay pala, basahin ko muna yung ating mga comments, no, for the last time. Okay. So, sabi ni Shell Mar. Oops, kasi andyan asawa ko at anak. O, yan, andun pala yung asawa at anak niya. No, sana sis, maano na rin sila. Their eyes will be open. Filipina Iskala, nakabayagra pala sis, OMG. Gusto matigas saan gagamitin. O, talagang nakabayagra yan. Kung ano, no, sa mga curious ba, sa mga pinagsasabi ko, you can go to the website of the FBI at makuha po ninyo, public record naman yung, ano, yung indictment, no? Makuha po ninyo doon, mabasa po ninyo kung ano talaga ang mga kaso at mga evidence, no, na nakuha sa kanila at bakit sila naging wanted dito sa US. So public naman po 'yan sa www.fbi.org, no, na website. Makita po ninyo doon ang indictment document. Okay. So, Nilin Lozano, ang Dabaw nga, lagi niyayanig ng lindol na andyan ang kaharian ng Diyos ko. No? Kaya nga, Filipina Iskala, si Kukirosis, kabakunan at istupari, kabaktulan at istupari, na jail na ba sila, yon ang pinagdadasal namin noon, pero di namin alam ang mga kasalanan. Ngayon, alam ko na sis, thank you. Yes, you're welcome. Kone, protect the agents of all cause. Yes, yes, I am protecting them. Yes, kasi ano talaga, ang hirap din ang sitwasyon nila, no? Blende, hi ate, hello Blend. Salamat, and we pray na lahat po tayo ay magiging safe sa ating mga laban. So, yung ating mga agent din sa loob, no, ng Kingdom ni Pacquiao, I promise na I will cover your identity the best I can. Este Alejandrino, that's scary. You take care of yourself too. God be with you always. Yes. Salamat. Filter Marie, ingat din po, Ma'am Arlene. God bless you always. Please don't stop. Yes, thank you. Thank you. Ricardo, oh, good morning, Arlene Rock. Sana maliwanagan mga kapanik ni Pacquiao. Magising na sila sa katotohanan. Yes, Ricardo. That's our prayer, no. But everything is on process right now. Kaya salamat po sa inyong lahat. At again, no, sa huling sandali bago ako mag-end, tingnan po ninyo uli itong mga litrato, itong mga pictures na ito. Ito po ang mga ginagawa ni Kibuloy sa kanyang mga workers na nag-go against sa kanya, na nagsasalita. Kaya yung mga victims po, pag meron pong isa sa amin, lalong-lalo na po sa Pilipinas, na masasaktan, si Kibuloy po ang may kagagawan niyan at wala ng iba. Kaya salamat po sa lahat. And bye-bye and God bless everyone. And thank you for joining me. Again, this is Arlene Stone, aka Arlene Rocks, the Braveheart. I love you guys and God bless us all.